BBFI finds it befitting to give honors to our chosen awardees today. To each and every one of you, good morning, welcome aboard. Binay, Vice President of the Republic of the Philippines. And joining him are Dole Secretary Rosalinda Nimapilis Baldos and Bagong Bayani Foundation President Vice Admiral Eduardo Ma Santos. To our awardees, congratulations for a job well done. Let this be the beginning of your still climbing higher horizons, and may this occasion be one of the more beautiful moments of your lives. And now, may we request the Honorable Vice President Jejomar Biray to present the trophies of recognition. Ikinagagalak po namin ipakilala ang mga bagong bayaning marino, ang mga Pilipino crew ng Costa Concordia na pinangungunahan ni na Ginoong Melchor Ubano, Ronald Del Mundo, Prudencio De La Rama, Randy Pascual, at Sherwin Yu, na sila ring tatanggap ng parangal na ito sa ngalan ng 291 Filipino crew members ng Costa Rica. And may we call on the 21 Filipino crew of MV Baltic K. Of these 21 crew members, 4 are here with us today to receive their awards. We have with us Mr. Justino or Justino M. Matibag, Mr. Junel T. Quinto, Mr. John Ronel C. Herolao, and Mr. Francisco E. Velus Jr. Ladies and gentlemen, Captain Silvestre Gumban Notorio Jr. And his wife, Ms. Minerva R. Notorio, will receive the award on his behalf. Congratulations. Ikinararangal po natin ipakilala si Captain Leopoldo Monte Gromio. At ang tatanggap po ng kanyang award ay ang kanyang anak na si Paul Jeffrey Gromio. Mabuhay kayo. Congratulations. Let us give a big round of applause for Miss Perla Rizalina M. Taiko. Congratulations po, Madam. Congratulations. We are very proud of you, Mr. Edison Peña David. Ito, siya, okay. And our next awardee is Mr. Reynaldo Zaragoza La Chica. And the award will be received by his niece, Ms. Jeneline C. Nepomuceno. Congratulations po. Let's move on to the Culture and Arts Awards category. Our first awardee for this category is Mr. Saturnino-HALILI-TIAMSON Jr. And our next awardee is an artist painter, Mr. Larry Esmolo Carumba. And our next awardee, Mr. Roilo Diaz Alojado. Congratulations po. Marami ang nag-aabang sa susunod nating bagong bayani. Walang iba kundi si Miss Rosana Igdanes Fostanes.
Mabuhay ka, te. Congratulations! The Community and Social Service Awards. Ladies and gentlemen, Professor Arnel Empanado Genzola. Congratulations po, sir. Baka kailangan na estudyante ito, dito ako papasok. Sa kanya ako mag-i-enroll. No? And our next awardee is Mr. Arnel Tindan Corpus. Mga kababayan, si Master Ginoong Joseph L. Bautista. Congratulations po. Okay, our last but surely not the least awardee is Jeffrey F. Singson. And we shall now proceed to the conferred the highest award, the Blas F. Ople Award para sa natatanging Bagong Bayani. Ito na. And may we now request Ms. Susan B. V. Ople to please join the Vice President, Secretary Baldos, and Vice Admiral Santos in presenting the award. Ikaw ang tunay na natatanging Bagong Bayani ngayong taon na ito, Ginoong Joseph L. Bautista. Congratulations po. Thank you very much to the Overseas Workers Welfare Administration. To receive the plaque of appreciation is Administrator Rebecca J. Calzado. Ayan, palakpakan po natin ang OWA. And thanks to the Philippine Overseas Employment Administration. And to receive the plaque is Administrator Hans Leo J. Capda. At maraming salamat din po sa Pag-ibig Fund represented by Mr. Fernando De Castro. Palakpakan, ladies and gentlemen. Alright, maraming salamat po. And maraming salamat din sa Philippine Health Insurance Corporation represented by Dr. Israel Francis A. Pargas. Palakpakan. Mamaya, yung pangalan nyo matawag. Hindi. Salamat din sa Social Security System represented by Attorney Roberto Bautista. Okay, maraming salamat po. And to Globe Telecom International Business Group represented by Ms. Carmina Velayo Villio. Aba, lumakas yung tugtog. Oh, lumakas yung tugtog. Mabila. Namimili itong spinner natin. Ah. Maraming salamat din sa SM Global Pinoy represented by Ms. Maria Katrina Claudette de Los Santos. Juancho Kagampan. Okay. Sir Juancho Kagampan o BDO Unipan. Ayun, maraming salamat. At maraming salamat din po sa Manila Bulletin represented by Dr. Emilio C. Yap III. Okay. At maraming salamat din po sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, AMOSUP, represented by their President, Dr. Conrado F. Oca. At ngayon naman po, inaanyayahan po natin ang natatanging Bagong Bayani ng taong 2014. Palakpakan po natin, Ginoong Joseph L. Bautista. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon at nandito po tayo. Gabi po ay nagpapasalamat at sana'y na susunod po tumulong din tayo sa BBA Foundation. Lagi po tayong tumulong sa kapwa. Ang masasabi ko lang po ipagpatuloy nating sagisagin ang pambansang patawat ng Pilipinas na inano din ang ating mga bayani na laging nandyan sa itaas at umawagayway. Masaya, maski sa anong hirap nandyan, dala natin sa buong bansa. Pag sinabi po nating pambansang patawat ng Pilipinas, which is called the flag, the national flag of the Philippines. Flag means Filipino are lovable around the globes, which is also called
Filipino leaders are genuine. Yun po ang ibig sabihin natin noon. Pero kung tutusin po, sabi natin sa Tagalog, watawat, magtatrabaho tayo, wagas na trabaho, wagas na tahanan. At ang ating pong iyano na iniugnay sa ating kaugulian, pag sinabi nating watawat, wagas tayo, tapat at walang tinatapakan. Sana po yan ang ating iyano po natin sa buong bansa. At ating pong anuhin na ang iyano ko lang po sa inyo na sa ating all awardees na sa lahat na nandito na ano na maiksi lamang po ang ating buhay. Gawin natin itong makahulugan at maging halimbawa po tayo na dapat tuladan. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Padugtungan ko lang. Tama-tama lang yung sinabi ni Sir Joseph L. Bautista na kung ano man yung mga ginagawa natin, yung mga bilang OFWs, ipagpatuloy lang natin. Dahil talaga nakaka-inspired to na magtrabaho ng maganda sa ibang bansa kung saan mang sulok ng daigdig kung alam mo meron kang matatanggap na kahit na konting appreciation. Oh, kaya maraming salamat dun sa kay Cap Gregorio Oka na talagang nag-ano nito. Tama ba ako? Malayo na kasi yung page ko kaya hindi ko na maalala. Si Captain Gregorio sa sinimulan niyang ito na ipagpatuloy lang natin na ma-recognize yung mga OFWs, yung mga tinatawag na Bagong Bayani ni Nora Honor. Hindi ako kumanta na eh. Baka maano ko. Publishing. Mauhuli tayo na. Maraming salamat po. At this time po, we have to hear from the government. And so, may we call on Labor and Employment Secretary Rosalinda Dimapilis Baldos to do the honor of introducing our keynote speaker for this very important occasion for the OFWs. Isang napakalaki pong karangalan na ipakilala po sa inyo ang ating pong iginagalang at minamahal na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Honorable Jejomar C. Binay. Dahil sa lalo ng damdaming galing sa pamahalaan, kayong mga OFWs, malaki ho ang utang na loob namin sa inyo, hindi lang ang sambayanan, kundi ang pamahalaan. Sa dinami-rami po ng mga nominasyon, nagmula sa iba't ibang bansa, ang mga katangi-tangi ninyong nagawa ang dumitaw upang makamit ninyo ang karangalang hindi lamang para sa inyong sarili, kundi pati na rin sa inyong mga pamilya. Patuloy na tumatayong sandigan ng ating ekonomiya ang mga OFW. Ang kabayanihan nila ay lagi nating kinikilala at ipinagpapasalamat. Sana dumating ho sa lalong madaling panahon na Filipinos will not go abroad because of necessity but because of choice. Ngunit ang totoong mahalaga sa lahat ay hindi lamang ang pagtataas ng antas ng pamumuhay ng mga kaanak ng ating mga bagong bayani. Ito ang paniniguro ng ating pamahalaan na ang paglago ng ekonomiya ng bansa na tulak ng ating mga OFW ay hindi po mapupunta sa wala. At sa kalaunan, ang pangingibang bansa ng ating mga kababayan ay hindi na dahil, sabi ko nga, hindi na dahil sa katipitan, kundi dahil sa tingin nila ay makabubuti ito sa pag-aabot ng tali kanilang bitiin. Ang pagtiyak na mapapaganda natin ang buhay ng bawat Pilipino. Yan po ang pinakamagandang paraan ng pagbibigay-pugay natin sa ating mga bagong bayani. Muli, pinabati ko po ang mga tumanggap ng parangal at sa inyo lahat, ako'y nagpapabot ng maraming salamat at tayo po ay magsama-sama sa ganitong pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much, Honorable Vice President Jejomar Binay. Mabuhay ang mga bagong bayani! Time to build from the bottom.
Leopold Jeffrey L. Gromio. Ako ang anak ni Captain Leopoldo M. Gromio, recipient ng Bagong Bayani Awards. So, ako bilang anak ay proud na proud dahil kahit wala dito yung daddy ko, kahit on board siya, nabibigyan siya ng parangal. Ako po ay si Mrs. Marcela Rea at ako po ay nagpapasalamat unang-una sa Panginoon na ang aking pong asawa ay naging napili na ano maging Bagong Bayani Award. Ako po si Arnel Purpose, kasalukuyang nagtatrabaho sa Australian Agricultural Company sa Australia. Ako po ang feed mill manager ng Gunu Feedlot. Napili po ako bilang isang Bagong Bayani dahil po sa pagtulong ko sa mga Filipino sa Australia na makahanap po ng mga maayos at matinong mga employer. So, nagpapasalamat po ako sa Philippine government, sa Bagong Bayani Foundation, sa karangalang binigay nila sa amin. At finally, nabigyan karangalan po yung aming mga ginawa sa ibang bansa. Salamat. Ako po si Jeffrey Singson from Alcobar, Saudi Arabia. Naparangalan po akong Bagong Bayani for Community and Social Service dahil sa aking contribution sa komunidad sa Eastern Region ng Saudi Arabia. Masaya po ako dahil may mga foundations or may mga organizations na nagre-recognize ng mga ginagawa ng mga Filipino OFWs para makatulong sa kapwa OFWs nila sa ibang bansa. Maraming salamat po. Ako ay isa sa Bagong Bayani ng Pilipinas. Saludo ako sa iyo, Dad. Ako ay isa sa Bagong Bayani ng Pilipinas.